sa pagpapabunga ng aking mulberry. So ito na yung ating first step. Katapos kong magkuha ng mga dahon nila, as in wala tayong matitira na or meron mga matira, kunti lang, maglalagay din ako ng lupa. Yan yung ginagawa ko ba basta gusto ko na magpabunga ng mulberry, no? Ganyan yung sistema ko sa ilang years na ginagawa ko, no? Diyan lang sana nakapatnang din na ano, tanim ko ng mulberry. So ayan, halos ko lang dahon. Yan, kukulang pa natin ang dahon niyan. Yan na part. Yung mga dilaw dyan, yung mga pangit na dahon, tanggalin natin doon. At dito naman sa labas ng building o bakuran, ayan. Halos walang, wala ko akong tinilang dahon dyan, no? Dito sa kabilang part, halos wala talagang dahon. Sa kabilang part, may natira doon. May tinira akong mga magaganda, mga bagong usbong mga dahon ng mulberry. At ito na rin yung ano, dried cow manure natin. Yan. Ginagalan ko lang, kina-crush ko lang. Pagkatapos ko maglagay ng lupa, ayan, kina-crush ko lang yung mga dried cow manure. Patong ko sa ibabaw. Ganyan. Ganyan yung ginagawa ko yearly. Or every time na gusto ko magpabunga ng mulberry, no? Tanggalan ng dahon. Number 2, maglagay ng magandang lupa or kahit ordinaryong lupa lang basta merong ano, tingin mong mataba. Tapos follow mo rin yung dried cow manure. Para paglabas ng dahon at ang bungas, kasi ganoon naman talaga yung ano eh, yung mulberry. Pagtanggalan mo lang dahon, sasabay na yung bunga niya. So kung gusto mong marami ang bunga mo, ganun ang gawin mo. Lagay ka ng lupa, sabayan mo ng dried cow manure. So through the years, yun na yung ginagawa ko na, na every time na gusto ko ng ano, magpabunga. Yan o. So nakikita nyo, ano po yan? Dried cow manure na po yan. Ayan. So tanggalan natin ang mga ano, damo-damo para hindi maagaw yung mga nutrients na galing sa ano, sa cow manure, sa lupa. Ayan. So ito sa loob naman ng ano, bakuran. Ayan. Ayan, magkatapos ko malagay ng lupa dyan, ayan, sa ibabaw, dried cow manure. Pwede rin sa ilalim. Depende na sa inyo, no? Pero sinishare ko lang tong ano, yung experience ko. Depende na sa inyo kung ipapalaw niyo o meron kayong sistema rin para marami ang bunga ng ano, mulberry nyo. After day 14. Day 12 lang pala. Hindi pala inabot ang 2 weeks. So, ito na sila. Lumalabong at saka may bunga ng kasama. Ayan. Mga bunga na yan. Ayan, mga bunga na yan. So, yan na. So, yung nilagay natin lupa. Yan. 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 May, sa kabilang part naman, may bunga na rin yan. Ayan. So, yan. Maraming bunga na yan. Yan. So, day 12, no? Simula na paglagay natin ng lupa. Paglagay ng cow manure. Dried cow manure. Ayan na yung resulta. In day 12. Nagsilabasa na yung dahon, sabay na yung bunga. So, ganun lang naman talaga yung mulberry. Pag kinunan mo siya ng dahon, sasabay na yung bunga niya. Make sure, kung gagawin niyo yun, make sure na kailangan sabayan niyo na ng magandang lupa at cow manure para marami yung bunga na sasabay yung lalabas. So, ayan. Bunga. Ayan. Maraming bunga yan. So, ayan. Ayan. Maraming bunga na yan.
Saka ito rin isa. Galing doon sa kabilang bahay. Nilabas ko na lang dito. Same din ginawa ko. Naglagay ko lang ng lupa at cow manure. Ayan. Marami rin siyang bunga lumabas. So, ganun lang yung sikreto, no? Kung gusto mo ng paglabas ng bunga niya na marami or pag-cut ng mga dahon, mag-expect ka na maraming bunga. So, ganun lang yung siguro, ganun lang ang procedure, no? Based sa aking experience na pagtanggal mo ng mga dahon para gusto mo ng magbunga, lagyan mo ng dried cow manure at saka lupa kung kailangan para expected mo na marami ang bunga niya. Ayan, tulad niya, no? Ayan, diba? Maraming bunga. So, sa video kong ito, ito lang yung mga na-experience ko. Sinishare ko lang yung ginagawa ko. Na-experience ko. Every time nagtatanggal ako ng mga dahon niya, para gusto ko magbunga siya, sinasabayan ko lang lagay ng lupa at the same time dried cow manure or dumi ng baka na pinatuyo, sinasabay ko sila. Yun na yun, through the years yun na yung yung ginagawa ko para kung nag-expect ako na maraming bunga or gusto ko magpapabunga talaga ng marami na. So, ganun lang ginagawa ko. Tsaka dito rin pala sa loob. Yan. Ito yung nilagyan din natin ng ng lupa at dried cow manure. Yan din. Yan. May mga bunga na rin siya. Yan o. So, yan na yung mga bunga niya. Kasabay ng bunga ay ng dahon. So kanina, bago ako nang patubig sa kanila kanina, naglagay din ako ng complete 14-14. Yun. Complete 14-14 po yan. So yan. Mulberry. Yan. So, sa next video natin, ang gagawin natin is magkukuha tayo ng mga dahon dyan at ilaga natin at pakain natin sa ating alagang mga hipon pang aquarium.